and obedient person. There are many initiation moments in our life. Sometimes we hesitate to say yes. Video. Why? Because we are afraid to make a choice. We are afraid to make a stand. Kasi minsan, hindi natin nauunawangan. Gusto natin, maintindihan mo na ito. Pangalawa, wala tayong control sa sitwasyon. We want to be in control of the situation. Pangatlo, hindi tayo ready. Hindi pa namin kaya. Aaralin muna natin. Pangapat, oras. Wala tayong oras, wala tayong panahon, or we have other plans. At panglima, treasure. Kulang ang aking resources to do the work. Sometimes, we limit God with our own limitations. We must accept that God can do great things for us if we just give Him a chance. Our obedience to God, just like Mary, is our highest moral duty. Dalibi ako ba? It involves following the commandments, living according to His principles, and aligning our actions and choices with His will. As St. Ignatius of Loyola said, it's easy to obey when we love God, whom we obey. Kahit na madali sumunod, mahal natin ang Panginoon. Our obedience must not be limited to mere religious rituals or do things because we just want to fulfill an obligation. Kaya isang kwento na sa magandang paring Henry sa monasteryo ay may alagang pusa. Isang araw, nung naglarawan sila ng holy hour, na kung saan ang blessed sacrament ay naka-expose. At ang pusa ay mahingay at ikot na ikot sa harapin monstrance. Kaya sabi ng magandang paring, tuwing maglarawan sa holy hour, itatali ang pusa. At natandaan nila natin. Kaya tuwing magdarawas sila ng holy heart, tinatali nila yung pusa. Namatay ang matandang pare, at tuwing magdarawas sila ng holy heart, tinatali nila yung pusa. Makalipas sa ilang panahon, namatay ang pusa. At nung magdarawas sila ng holy heart, naghahanap sila ng pusa para itali. Minsan, malayo na sa dahilan ang mga ginagawa natin. Sometimes, the things that we do becomes a ritual. Hindi na nagpapaalala kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin. How much we do bring us closer to God. How much we do we really understand? Unless our intentions are pure, then we end up the way the world acts. The moment a person makes his obedience, everything will follow. Nagsisimula na tayo. Matigas ang ulo, pasaway, ang hirap pasunurin, reklaman ang reklaman. Everything will crumble. We are not defined by the things that we do, but what is in our heart, a heart that is dedicated to the service and love of God. As women of God, our obedience ought to encompass how we treat others, how we conduct business, or how we serve the community. It is about living a life that reflects Christ. As St. John of the Cross said, in the end, everything that you do will be measured by how much love have you given. Do things out of love. We are not defined by the things that we do, but what is in our heart. A heart that gives, a heart that loves. At this point, I'd like to call our first sharer, a sister who showed humility and obedience by serving
congregation, Sister Aisa Benienda.